What is going on? This is Branchy and today ay mag-unbox at mag-install tayo nitong TP-Link Archer AX23. Ito ay isang AX1800 Wi-Fi 6 router at binili ko siya para magtanggal ng bottleneck sa aming network. Let's go! Bago natin unbox, ano ba yung bottleneck sa network? So imagine itong dalawang baso ang inyong devices. Phone, laptop, tablet. Ngayon, ito naman tubig ang inyong data. At itong lalagyan nila ay ang network. Ngayon, mag-transfer tayo ng data. So, yun yung tinatawag na bottleneck. Mas mabilis nag-transfer ng data dito dahil walang bottleneck. At mas mabagal dito dahil nga merong bottleneck. Back to you, Brian. Thank you, Spider-Man. So, yun ang literal na bottleneck. Sa network, ang bottleneck ay kung saan mabagal ang daloy ng ating data. So, ano ang pwede natin tignan para mapabilis ang network sa ating bahay? Una, cables or wires. Ginagamit nyo ba yung kasamang LAN cable sa nabili nyong router? Check nyo kung ilang pins o ngipin ng cable na kasama sa box nyo. May mga cable pa rin kasi na 4 pins lang dahil baka murang router na nabili nyo at binabagay lang nila ito sa port nyo. Ibig sabihin, up to 100 Mbps lang ang speed na makakadaan dito. So, kung meron kang extra cable na may 8 pins, ipalit nyo na. Number 2, ports. Alam nating madamot ang mga ISP at ayaw nilang paggamit yung ports 2 to 4 ng mga modem nila. So, bumili kayo ng murang router or switch para dumami ang port. Check nyo din kung ilang pins ang meron bawat port. Kasi parang sa cable din, 4 pins means fast internet or up to 100 Mbps lang yun. Wala tayong magagawa dyan kundi bumili ng mas magandang switch or router na may gigabit internet or may 8 pin bawat port. Pangatlo, Wi-Fi. Gamit nyo lang ba yung built-in Wi-Fi ng ISP modem nyo? Pwede nyo check sa settings ng modem kung anong version ng meron kayo. Sa generation ng modem namin, sabi up to 600 Mbps, pero asaboy. At most baka ito ang speed mo, 150 Mbps max. So para mapigyan, walang no choice kundi bumili ng home router na may mas mataas na speed like Wi-Fi 6. And pang-apat, last but definitely the most ay ang ISP. Siyempre, mas mahal na monthly bill ay mas mataas ang speed. Halimbawa sa diagram na to, kunwari mayaman tayo, meron tayong 500 Mbps na internet connection. So, yung cloud ay papunta sa internet at itong naunang device ay ang ating modem. Ngayon, bumili tayo ng dalawang Archer AX23 at kinonect natin sa modem gamit ang kable na may 8 pins. So, parehas ito ay may Wi-Fi 6. Ngayon naman, kinonect natin itong computer natin gamit yung kable na may 4 pins. At ito naman nasa first floor na computer, kinamit natin gamit yung 8 pin na kable. Tapos yung phone natin kumabit sa Wi-Fi ng modem. Ngayon, san-san tayo magkakaroon ng bottlenecks? Una ay itong nasa second floor, ang ating 100 Mbps na kable. Pangalawa ay itong phone na nakakonect sa Wi-Fi ng modem. So, anong mangyayari yan? Yung computer natin sa first floor ay na-enjoy niya ng buo ang speed niyang 500 Mbps. At ganun din yung phone na nasa second floor. So, yung computer natin sa second floor, kahit gaanong kabilis yung kanyang internet, 100 Mbps lang ang nakukuha niya sa speed test. And ganun din sa phone sa first floor, ang kanyang speed ay nalilimit ng Wi-Fi na nasa 100 Mbps. So, anong pwede natin gawin? Ang magandang gawin ay palitan ang kable ng 8-pin para ma-utilize ang gigabit ethernet. Ito namang phone, i-disconnect na dun sa modem at kumonect sa Wi-Fi 6 router at maganda rin na i-off mo na yung Wi-Fi ng ating modem. Paano naman kung mababa lang ang ISP speed nyo at wala naman kayong balak mag-upgrade anytime soon? May benefit ba ang pag-upgrade ng home network? Well, naranasan nyo na bang maglaro ng online game sa cellphone tapos may isang magpiplay ng YouTube tapos maglalag ka na? Posible kasi nag-aagawan kayo sa wireless network. Yun ay ang Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance at ang Single User Multiple Input Multiple Output.
Sa madaling salita, paisa-isa lang sila ang nakikipag-usap sa router. Sa mga latest wireless router ngayon, mayroon ng multi-user, multiple input, multiple output, at orthogonal frequency division, multiple access. Kaya kahit magtulong-tulong pa kayo mga devices ninyo, kayang makapag-usap ng router ng sabay-sabay. Naglagay ako ng link sa description kung gusto nyo pang panoorin yung mga technologies na nabanggit. Also, para sa akin, nagagamit ko kasi siya pang access ng files within sa home network namin. And nakakatamad din kasi umakyat baba para lang magkopya ng files sa flash drive. So, kung mabilis ang network, mabilis din ang file transfer. At posibleng mas mabilis pa siya kaysa sa lumang USB 2.0 flash drive na up to 400 Mbps lang ang speed. And proceed sa unboxing. Okay, so here's our box. Oh, we got DeepLink Archer AX23. Got some descriptions. Faster speed with Wi-Fi 6. Video latency. Connect more, stay fast. Find security. 4 gigabit ports. On the side, we got features, specifications, package contents. On the back, we got descriptions about Wi-Fi 6, 4 times larger capacity with OFDMA, flexibility home Wi-Fi, smart connect, gigabit Ethernet access, and versatile management. On the other side, the ports, backwards compatible, easy setup and use. Okay, inside the box, we got this quick install guide. We have the wireless router, our power adapter, and an RJ45 Ethernet connector with 8 pins. Okay, at ngayon ay mag-aalas dos na ng madaling araw. Perfect time para install natin itong Archer AX23. Yan, so currently itong aming setup. It's just a D-Link. So this is just a D-Link DIR 605L. At oh my god, kay gulong kami. But we'll fix that later. For now. And just like that, pinalit na natin yung TP-Link Archer AX23. Sure. Siya na ang direkta na connect sa LAN 1 ng ating PLD here. Modem router. But before that, syempre, nag-run muna ako ng speed test direkta sa PLDT modem para meron tayong baseline ng performance ng ating internet. Dito, meron tayong speeds na let's round it to 160 Mbps download and upload and 1 to 2 milliseconds na ping. Then, we plugged it to the old router. Makikita dito na kahit nakakable na sa LAN, hindi pa rin niya maabot yung theoretical speed na 100 Mbps. Wala na akong kasabay niyan dahil tinanggal ko yung iba pang kabling nakakabit. Mapapansin din natin na tumaas yung ping with 44 to 66 milliseconds. After natin ikabit yung Archer AX23, nag-improve yung results natin at nabot natin yung maximum speed ng ating internet. Bumaba din ang ating ping to 1 milliseconds. Ito naman ang speed test result pag nakakonect sa Wi-Fi ng PLDT modem. As we can see, naglalaro ang download at upload natin sa kalahati ng max speed. At yung ping ay sobrang taas na. Lalo pang lumala nung kumonect tayo sa Wi-Fi ng lumang router. Mas bumaba yung download at upload speeds at mataas din yung ping. Sinubukan ko din siya sa phone dahil may Wi-Fi 6 ito. Dito ko mako-compare yung speed ng Archer AX23. At ganun pa rin, mababa ang speed. And ito na nga, connected ang phone sa Wi-Fi 6 ng Archer AX23. Grabe ang bilis, parang connected sa cable pero without the hassle of cabling. So kung balak nyong mag-upgrade ng home router, bilhin na kayo ng may gigabit Ethernet at Wi-Fi 6.
masusulit nyo ang bayad sa internet dahil magagamit mo sila at full speed kahit sa Wi-Fi. Pero kung below 100 Mbps pa lang internet nyo, I think hintayin nyo na lang muna na magtaas ang ISP nyo. Dati kasi yung plan 1899 namin, 20 Mbps lang hanggang sa tumaas na lang ng tumaas. 160 Mbps na siya ngayon ayon sa speed test. At wala na siya sa options ng mga bagong magpapakabit. Also, check nyo rin kung yung devices nyo ay compatible. Baka kasi bumili kayo ng Wi-Fi 6 router pero luma yung Wi-Fi version ng devices nyo, hindi nyo ma-appreciate yung bilis niya. So, that's about it. Kung may kayong katanungan, put it down in the comments. If you like the video, like and share. BBG out. Fade to black.